So paano to ba isang tao makakasumpong ng 100% na kalangitan? Hindi naman ibig sabihin niya na babawian ka na ng Diyos ng buhay ngayon. Hindi ganun. Gusto lang ipa-imprint sa iyo ng Diyos na kung paano ka balang araw makakasumpong ng kalangitan. Kasi sabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi Hebrews
has a living soul. Galing tayo sa hininga ng Diyos. Kaya, nilikha tayo na as a living soul, mananatili tayo magpakailang-kailang naman. Pero, may dalawa tayong patutunguhan. Either heaven or hell. So, ngayon, ang death na tinutukoy dito is yung eternal separation ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan natin. Dahil yun nga yung kabayaran ng hato ng kasalanan natin. So, ang sabi dito sa Revelation 1 verse 8, ang sabi, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, maaring sinasabi dyan, hindi ka naman fearful, or hindi ka naman unbelieving, or hindi ka naman murderers, abominable, sorcerers, idolaters. Pero ang sabi ng Bible, all liars, lahat ng sinumaling. Walang sinabi na titilay, big lie, white lies, black lies, walang sinabi. Kasi ang sabi ng Bible, all liars. Kaya nga napakinggan mo na ba yung nagiging expression ng tao, madalas na sinasabi, liars go to hell. Diba, narinig mo yun? Kasi totoo. Nandito yun sa Bible. So, ang tanong ko sa'yo, minsan ba nakapagsinungaling ka? Ako din, guilty din ako dyan, nakakapagsinungaling na talaga ako. Kaya nga, nakasulat dito sa Bible, lahat ng tao makasalanan, walang matuwid. So, yun talaga yung kaparusahan ng kasalanan natin sa impyerno. Sabi, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa impyerno talaga tayo babagsak. Ngayon, kung ikaw yung magbabayad sa hatol ng kasalanan mo, ang kabayaran niyan is kamatayan sa impyerno. Yung kaluluwa mo, mananatili yan dyan sa impyerno na pakailang-kailang paman. Kung ako din ang magbabayad ng hatol ng kasalanan ko, ganun din mangyayari sa akin at sa lahat ng tao. Sa impyerno talaga ibabagsak yan. Pero, hindi piling ang Diyos na ang tao ay mapahamak sa impyerno. Kaya lang nagkakaroon ng mga tao na napupunta sa impyerno kasi ito yung mga taong nagre-reject sa Diyos. God never rejected us. Never. Punong-puno siya sa atin ng pagmamahal at pagkapatawad. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, ang sabi dyan, yun yung good news. Sabi, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun yung good news. Pero, may regalo ang Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Regalo lang yun, Talia, hindi mo yung pagtatrabahuan, hindi mo yung pagpapayaran, hindi mo yung paghihirapan. Out of God's love toward us. Sabi nga dito sa Romans chapter 5 verse 8, kasahin niya, nakapin ko verse 8. Napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, walang kondisyon. Kaya nga, yung buhay na walang hanggan na ipagkaloob niya sa atin, lalo na sa'yo ngayon, i-take mo yan personally, libre lang yan na ibibigay sa'yo. Pero may free will ka to choose. Either i-reject mo yung regalo na yan, na buhay na walang hanggan, which is si Jesus Christ, or i-receive mo. Kasi nagbibigay ang Diyos lagi ng free will. Ayaw ng Diyos na kung sino man ang tatanggap kay Jesus Christ as Lord and personal Savior ay sapilitan. Sapagkat any regalo na tatanggapin mo ng sapilitan, hindi mo yun pahalagahan, hindi mo yun iingatan, hindi mo yun iti-treasure. Pero kung tatanggapin mo yun na nagmula sa kaibutura ng puso mo, iingatan mo yun, iti-treasure mo yan. So, bakit sa pamamagitan ni Jesus Christ? Namatay na si Kristo Jesus para sa atin. Ginawa yun ni Jesus Christ more than 2,000 years ago pa. Si Jesus Christ willingly, pusa niyang inialay yung pag-ibig niya sa atin. Sabi nga, in that while we were yet sa kasalanan, namatay na si Kristo Jesus.
noon pa, more than 2,000 years ago pa sa cross ng Calvary. Siya ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw muli siyang nabuhay alam-alam sa atin. So sa makatwid, si Jesus Christ na nagtrabaho ng kaligtasan natin. Kaya nga, regalo na lang yan na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Out of God's love toward us. Lalo na ngayon sa iyo personally, mahal ka ng Diyos. Gusto sa iyo ipagkaloob ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig sa iyo na kung saan hindi ka na mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan sa Diyos. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Naniniwala ka ba sa ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo na kung saan niyang iniali ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw muli siya nabuhay, alang-alang sa iyo. Amen. Gusto mo bang ipagkatiwala kay Jesus Christ ang kaligtasan ng kaluluwa mo na hindi ka na mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ka na ng buhay na walang hanggan sa langit? Amen. So, ganito lang. The moment na naunawaan mo sa sarili mo na kung ikaw ang magbabayad ng hatol ng kasalanan mo, sa impyerno ang bagsak mo. Pero dahil na naunawaan mo na si Jesus Christ na ang nagtrabaho, regalo na lang na ipagkakaloob sa iyo at sasampalatayahan mo at ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng buhay. Inaako mo ba? Gusto mo ba humingi ng tawad sa hatol ng kasalanan? Sinasampalatayahan mo ba si Jesus Christ as your Lord and President? Amen. So, sabi dyan, sabi sa Bible, sabi sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, sabi, 9 at 10. Ikaw na ngayon ay pinagkaluuban ng Diyos ng kapangyarihan na mapabilang sa isa sa mga anak niya.
adopted child ka na ng may anak ka ba? Talaga? Okay. So, ito, assurance of salvation lang to na itatanong ko sa'yo para panghawakan mo fully, i-receive mo yan personally, na pinagkaloob talaga sa'yo yan ng Diyos ang buhay na walang hanggan through the Lord Jesus Christ. May itatanong lang ako sa'yo. After mo si Jesus Christ i-receive sa puso mo as your Lord and personal Savior, pinagkatiwala mo sa Kanya ang kaligtasan ng kaluluwa mo, sinampalatayahan mo siya. Pag-uwi mo sa bahay ng employer mo, nagkasala ka, napatay mo yung employer mo na hindi mo sinasadya, tapos nabawian ka rin ng Diyos ng buhay, hindi ka nakahingi ng tawad. Sa langit ka pa rin papunta. Bakit? Sige, okay lang. Nandito siya. Parang nakatulog sa mga so in short, di ka sigurado. Okay, thank you. Thank you, Talia, sa honesty mo. The moment na tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo as your Lord and personal Savior, ipinagkatiwala mo sa Kanya ang kaligtasan ng kaluluwa mo na hindi ka na mapunta sa impyerno, kundi mapunta ka na sa langit. Ang sabi ng Bible, to them, give me power to become the sons of God. Pinagkaluban ka na ng Diyos ng buhay na walang hanggan. So therefore, anak ka na ng Diyos. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Kaya nga, si Jesus Christ na ang nagtrabaho ng kaligtasan natin, out of God's unconditional love toward us, kasi alam ng Diyos na likas tayo ng makasalanan, na talagang magkakasala tayo, na hindi maiiwasan yon. Sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan, kahit ano ka pa, sino ka pa. At alam ng Diyos na hindi natin maliligtas ang sarili natin base sa pansarili nating mabubuting gawa. Kasi nga, likas nga tayo ng makasalanan. Ngayon, gagawa tayo ng mabuti, mamaya magkakasala tayo. So therefore, ang Diyos na ang nagtrabaho ng kaligtasan natin. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos. Hindi siya willing na tayo ay basta niya na lang itapon sa impyerno. So, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo yung regalo sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan, which is the Lord Jesus Christ. And now, the moment na tinanggap mo siya, pinagkatiwalaan mo at sinampalatayahan mo, automatic sabi ng Bible, to them give me power to become the sons of God. Ngayon, ikaw bilang anak sa mga magulang mo, kapag nagkasala ka sa kanila, magulang mo pa rin ba sila? Amen. Pero, hindi yata matutuwa yung magulang mo pag nakikita niyang pasaway ka at nagpapatuloy sa kasalanan, di ba? Papayuhan ka, tatawagin ka, Talia, halika rito. Anak, yung ginawa mo, mali yan, ganito, ganyan. Mahal kita, anak, ayokong mapariwara ka. Makinig ka sa payo ko kasi alam ko ito yung makakabuti sa'yo kasi ako yung magulang mo. Lalo higit sa ating Heavenly Father. Anak ka na niya. Walang kahit na sino man ano pa man ang makakaputol sa isang relasyon, lalo na sa ating Heavenly Father. Kasi walang nakakahigit sa Diyos. Ang salita ng Diyos mananatili yan magpakailang-kailang pa man. Walang sino man pwedeng magbago dyan. The moment na sabi ng Diyos, to them give me power to become the sons of God. Anak ka na ng Diyos, i-receive mo lang yan, sambalatayahan mo, i-take mo yan personally na sa'yo na yan, pinagkaloob na yan sa'yo ng Diyos. Kaya, pag nakita ng Diyos na nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, kahit anak ka na niya, itong Bible na to, ito ang magbibigay sa'yo ng correction. Ikukorek ka ng Diyos sa mga mali. Ito din ang magbibigay sa'yo ng instruction at guidance na kung paano ka mamuhay ng tama ayon sa kalooban ng Diyos ngayon na Kristiyano ka na, na anak ka na niya. Hindi ka na ngayon mamumuhay ayon lang sa pansariling interes. The moment na nireceive mo si Jesus sa puso mo as your Lord and personal Savior, andyan na ngayon si Jesus sa puso mo na nanahan. Yung Holy Spirit, nag-dwell na yan ngayon sa physical body mo. Ang purpose nun, para ingatan ka, protektahan ka, turuan ka mamuhay ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. So, ilang beses ka pinanganak ng dati? Isang beses lang, di ba? Ganon din sa Holy Spirit, isang beses ka lang din ipapanganak.
the moment na nireceive mo si Jesus Christ sa buhay mo as your Lord and personal Savior, ipinanganak ka na muli ni Jesus through Holy Spirit. Kaya born again, Christian ka na. Yun ang sinasabing born again. Hindi religion, kundi personal mo na na-experience kay Jesus Christ. Nung tinanggap mo siya, naunawaan mo sa sarili mo, makasalanan ka pala, wala ka palang kakayahan na iligtas ang sarili mo mula doon sa hatol ng kasalanan mo sa impyerno. Kasi kung ikaw ang magbabayad ng hatol ng kasalanan mo, mapupunta ka sa impyerno. Pero dahil naunawaan mo na andyan pala si Jesus Christ, regalo lang pala sa'yo yan ng Diyos na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pinagkatiwala mo kay Jesus Christ yung kaluluwa mo, sinampalatayahan mo siya at tinanggap mo sa puso mo, automatic may buhay ka na nawalang hanggang sa langit. So, born again Christian ka na ngayon. Kailan yung birthday mo? Anong taon? Yun yung physical birth mo nung pinanganak ka ng nanay mo dito sa mundo. September 12, 1996. Batang-bata ko pa. So, itong araw naman na to ngayon, tandaan mo. Kasi ito yung spiritual birth mo. December 17, 2023. Ito yung spiritual birth mo. Kasi tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, sinampalatayahan mo siya, at ipinagkatiwala mo ang kaligtasan ng kaluluwa mo, na ikaw na ngayon ay ligtas na at anak ka na ng Diyos. Ito yung spiritual birth mo. Pinakanak ka na ni Jesus Christ through Holy Spirit. So isang beses ka lang ay pinanganak ng physical birth. Isang beses ka lang din ipapanganak through Holy Spirit, hindi ulit-ulit. So tandaan mo, ito ngayon yung spiritual birth mo. Anyway, ikaw ang nakakaalam yan at ang Diyos. Kayong dalawa lang. It's a matter of personal relationship. So may personal ka ng relasyon ngayon sa Panginoong Jesus Kristo kasi tinanggap mo na siya at anak ka na niya. And sabi ng Bible dito sa John 10:28, para lang panghawakan mo talaga na iyon na yan, may buhay ka na na walang hanggan, nandiyan na si Jesus Christ sa puso mo nananahan. Sabi sa verse 28, sabi pa sa akin. So, ibig sabihin dyan, sabi ni Jesus, nung nireceive mo siya, sabi niya, "And I give unto them eternal life." Diyos na buhay na walang hanggan. Ang sabi eternal life, hindi temporary life. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan na mananatili sa'yo magpakailang-kailang paman sa piling ng Diyos sa langit. "They shall never perish." Di ka na mapapahamak sa impyerno. Sarado na yan. Kasi nireceive mo na si Jesus sa buhay mo. "Neither shall any man pluck them out of my hand." Hawak ka na niya sa kamay niya. Wala nang kahit na sino man o ano pa man ang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Ang pinaka-keyword lang dyan, i-receive mo yan, i-take mo personally, sampalatayahan mo personally. Yun lang yung pinaka-keyword dyan. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin niya na, "Oh, anak na ako ng Diyos, okay lang magpatuloy sa kasalanan." Hindi rin yun ganun. Kasi otherwise, hindi totoo yung pagtanggap mo kay Jesus Christ. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi, last verse na to sis. Sabi niya. Kung sino man to ang taong na kay Kristo Jesus na, bagong katauhan ka na, binago ka na ng Diyos. Dating pamumuhay mo noon, di ano man yan kay kalaki na kasalanan or kaliit, kahit tulduk lang ng karayon yung kasalanan na gawa mo, but still, it is a sin in front of God. At hinugasan ka na ng Diyos sa kanyang dugong dumanap sa cross ng Kalbaryo. Napaka-precious natin, di ba? Dugo niya mismo yung pinanghugas sa kasalanan natin. At yung kasalanan mo na yan, hindi na yan ipapaalala sa'yo ng Diyos. At all things are become new, sabi di ba? All things are become new. Lahat sa'yo ngayon ay bago na. Malinis ka na as in as white as snow. Ganun ka na palinis ng Diyos. So, ibig sabihin lang yan, ngayon na Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos, magsisimula ka ngayon mamuhay ayon sa kaluluwa ng Diyos. Kasi alam mo, Sister Leah, Sister in Christ, nakita, one day nabawian ka ng Diyos ng buhay dito sa lupa, magre-reunite tayo someday sa langit. So, hindi natin alam ng Diyos. Hindi natin alam. Ang Diyos lang nakakaalam mo. Ngayon, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Bakit kanya binigyan ng salvation? Ibig sabihin yan,
niligtas ka ng Diyos para balang araw yung buhay mo gagamitin ng Diyos din na maging pagpapala sa iyo. Kasi ako sis, nasave ako 10 years old ako. Shinner sa akin ni Kuya yung gospel, 10 years old ako. Pero nung 10 years old ako na yun, hindi ako lumago spiritually sa salita ng Diyos. Kasi hindi ako na-feed ng salita ng Diyos. Hindi ako nalaga. Si Kuya ko nag-backslide ulit.